Iti sa baling ng lugar. Hello, hello ka Ilian, sawadikrap. Nakita-kita naman pala kami ng aking tatlong kaibigan. Ngayon, samahan nyo kami at pupunta tayo sa north part ng Thailand kung saan pupunta kami sa isang waterfall dito sa province. Nagbayad kami ng pamasahe mula Nakhonsawan hanggang Kampingpet province ng 218 baht. 2 hours din ito mula sa Nakhonsawan bus station hanggang Kampingpet bus station. Nag-commute lang pala kami dahil wala naman kaming service. Kinausap pala namin yung Songteo kasi yun yung maghahatid sa amin papunta at susunduin kami pabalik doon kasi nga wala kaming service. Ito ang kagandahan kapag nagko-commute ka, talagang makikita mo yung kagandahan ng kapaligiran, yung daan, yung liko-liko, yung lubak-lubak. Pagkasakay namin ng Songteo, babiyahe ulit kami ng mahigit isang oras. Mula Kampingpet bus station hanggang papuntang Klonglan district kung saan andun yung waterfall. Sobrang excited nga naming apat dahil first time namin dito. Bago ka pala pumasok sa area ng waterfall, kailangan nyo magbayad ng entrance fee at kung gusto nyo naman magstay, sila din ang magko-communicate para si re-rent yung house. At ito nga yung nadatna namin agad, ay napakaganda din eh. Nag-iwan lang pala kami ng isang valid ID sa front desk kasi pwede namang bayaran yung rent ng house kinabukasan. At tiyaran, may pa-cable car pala sila, diba? Iahatid kami pala sa accommodation namin. Ito pala yung rooms nila dito. Sa isang bahay, ang binayaran namin ay 420 baht. Good for two na yon. Dahil hindi daw pwede ang apat sa isang room, kaya ayun, nag-rent ulit kami ng isang bahay. Kahit pagod kami, pero excited naman, kaya ayun, iniwan na lang namin yung pagkain at mga gamit namin, kaya tsarahan! Ganito pala itsura ng waterfalls kapag rainy days, pero kapag hindi naman, ganito yung itsura niya. Nakikita niyo naman yung pagkakaiba, diba? Parang siya, maiba na, char. At syempre, hindi mawawala ang lafangan. Tara, kain muna tayo. Pagkagising namin kinaumagahan, nag-walk up like this lang kami. Dahil sobra kaming excited at para naman masulit yung binayad namin, kaya yan may pa-outfit din kami para sa picture taking, diba? Pagkatapos namin sa falls, syempre, lafangan na naman. May nagtitinda pala dito sa area ng falls. Four little monkeys, Humpty Dumpty. Char. Alam niyo pala kakailian, wala naman talaga sa plano namin pumunta ng waterfalls pero parang deserve namin to. Ayun, kaka-deserve, wala kaming pera. Naisip nang namin na bakasyon naman at wala naman kaming ginagawa, why not sulitin namin yung bakasyon para kapag pasukan na naman, full energy kami. At dahil magkakaiba naman talaga kami ng area at province kung saan kami nag-work, kaya ayun, minsan lang din kami magkita. Ilalagay ko nga pala sa comment section yung kompletong address nitong waterfall na ito. Thank you for watching kakailian. Sawadee krap. Kapun makap.